Andito tayo ngayon sa parade ng mga etits. Ayan, makita natin dito is merong pink pototoy na pinaparada ng mga Japanese. Isang kakaibang festival na hindi mo akalain na meron pala. So ayan, makita natin dito sa likod ko is ayan, itim na etits yan. And hindi lang yan yung makikita natin dito dahil marami pa silang pinaparada sa ngayon. So ayan, nasakto natin na nandito na sa may tapat natin. Tama ang nakikita nyo. Itim na etits yan. Ito ang tinatawag na Kanamara Matsuri or Penis Festival dito sa Kawasaki, Japan. At dahil nga tungkol dito ang festival is makakita tayo ng mga ganitong merchandise. Ayan, may t-shirt. Tapos may nakasalubong tayong kokomelon. Kung nausa sa bagay yung sisiw sa ulo, eto naman yung sa kanila. At syempre, hindi mawawala yung pwede nating kainin. Ayan, yung mga candies na korteng, alam nyo na. Marami kapag pipilian ng mga flavors, kulay, shape, may iba-iba ng size at talaga namang na-enjoy to ng mga bumisita dito sa festival na to. Dahil kahit saan makakita ka at makakabili ka ng mga ganitong klase ng candy. Yes, candy siya at kahit sino is pwede kumain ito. Syempre, hindi magpapahuli yung mga katrabaho natin dyan na talaga namang mukhang nasarapan dito sa mga candy na to. Bukod dyan is makakita ka rin ng mga keychain, mga pan-display sa bahay at marami pang iba. Ilan lang yan sa makikita nyo dito sa video na to. And I'm your host, James, and this is Tokyo Talks. So quick story lang muna, bakit nila pinagdiriwang ang festival na to? So sa shrine na pupuntahan natin ay traditionally is nagdadasal doon yung mga sex worker para manghingi ng protection laban sa sakit na HIV or STD. And dedicated rin to for childbirth, fertility, and reproductive health. Isa pa isang patuloy na pagbaba ng childbirth dito sa Japan. So nakita natin dito sa may entrance itong taong etits at sasubukan natin magpa-picture sa kanya. Ah, semasen, sa Shinto Teres ka. Okay, so nakapagpa-picture tayo sa kanya ng mabilisan. Then habang hinahanap yung daan natin papasok is talagang umagaw ng pansin ko yung nasa ulo ni ate. So bawal daw dumaan dito, sabi ni kuya. And ayan, dito na tayo naglakad kung saan yung tinuturo nila. So nakikita naman natin na napakahaba ng pila dito at meron pang harang dyan sa may gitna ng kalsada. So pupunta dapat tayo doon sa may pinakaharap ng shrine pero pinigilan ako ng parang mga security dito and pinaikot ako dito. And hindi ko sure kung ito na yung pinakadulo ng pila. Sobrang daming tao talaga. Oh, korega saigo desu ka? Hoy. So nag-decide ako na wag na pumila doon no? Kasi sobrang haba ng pila and medyo bilad pa tayo. And itong pila na to is kapag pumila ka, makakapag-stay ka lang or makakapasok ka ng mabilisan lang doon sa may shrine, then lalabas ka na. Is mag-aantay na lang ako doon sa may entrance kapag ka mag-start na yung parade. So grabe na yung mga tao ngayon dito, hindi ko na alam kung saan ako pipwesto. Are you also going to Daishi Park? Yes, yes. Yeah, me too. But I want to go over the front of the shrine. That line is way too long. Where are you from, bro? Texas. Where are you from? Philippines. Philippines, cool. So biglang may nag-approach sa akin dito na foreigner. Well, foreigner din naman ako dito sa Japan. And yun, napalapan patuloy tayo ng English dito dahil mag-isa lang rin siya katulad ko. James. James? Take. Nice to meet you. Should arrive at Daishi Park, which is... So where is Daishi Park? Daishi Park is right here. Okay, then we are here now, right? Yeah, we are here and we can... Oh, maybe this way. Yeah. It's better. Straight, maybe better. So nagkaroon pa tayo ng kasama dito at yun, nahirapan pa tuloy tayo magsalita. And dito sa may park na to, dito kasi magiging last destination ng parade. Hindi ko alam, no? Pero sabi niya dito daw pupunta, kaya nauna na lang kami dito kasi grabe talaga yung crowded ng tao doon. And pipila ka na sobrang haba doon para lang sumilip saglit doon sa may shrine, then lalabas ka na. Kaya nauna na lang kami dito. Hindi ako ready dito sa kasama ko, no? Ang pinanepare ko dito dahil mag-isa ako is Japanese talaga. Pero yun, at least meron na tayong kasama ngayon. So we came from over there, right? So maybe that street? What do you call this park again, bro? This is Daishi Park? So yun, nandito kami sa may Daishi Park. And yun, palagay ko dito na nga dadalhin yun. Sana nga hindi nagkakamali itong nagsabi sa akin. And meron dito mga stores, so subukan muna natin sila silipin. Isa na nga dito is etong pink pototoy merchandise. Meron silang mga t-shirt, sando, and yun nilalagay sa ulo. Mga candies na talaga namang pinipilahan ng maraming tao. May ibang klase ng accessories, keychain. Si tropa, ayan, nakipag-arm wrestling siya, no? So nakakatuwa sana bumili ng candy doon, kasi parang hindi ko naman kaya kainin yon. So maghanap na lang tayo ng ibang pwede kong makain dito. It's cute. So meron ding gacha-gacha dito. At syempre, ito yung mga lalabas dyan, yung mga laruan na yan. Ito ang mahal, 1,000 yen. And dito merong statue. Meron din maliliit dito sa baba. Ito malupit, malaki na siya, meron pang isa. Meron pa nagbibenta dito ng doll, ayan, nakikita natin. Dalawang klase yan, itong isa si Cyclops yata to dahil isa lang yung mata. At dahil sa mga oras na to ay alam namin na nag-start na yung parade. Nagtanong na kami dito sa police officer kung saan dadaang street yung parade hanggang makarating dito sa park na to dahil plano namin sila salubungin. Ito yung naka-escort pa sa amin.
ng dalawang pulis, no? Kasi ginaguide nila kami papunta doon sa parade. At parang hindi rin sila sobrang sigurado, pero wala na, nandito na ako eh. Tapos yung mga dapat kong kasama dito sa vlog na to, hindi nagsibunta. So, buti na meron tayong mga kasama dito. So, I'm hoping that we didn't miss the parade. Nabiglang may nasalubong ako ng napakalaking coco melon. Can I touch it? So finally, nakita na namin yung parade. Ayan, natatanaw na namin. Sobrang dami ng tao dito. Sila yung mga nauuna dito sa parade. Uy, dalawa lang kayo? Kita na lang tayo doon. Thank you so much. Oh. So yun, mula dito is, ayan, natatanaw na natin doon yung pinaparada nila. And sobrang bagal ng andar nila, no? Pinapauna na rin yung ibang mga tao siguro para mas lumuwag. We can just follow it. What do you think? Oh, yeah. They're going along this. At mula dito is natatanaw na namin yung parade. And dito pa lang is talagang sobrang crowded na ng tao. At kailangan mo may pagsiksikan para makausad. So sinusubukan natin makalapit doon sa mismong itim na edits. Sobrang dami talagang tao. Hanggang sa narating na natin tong harap, pinilit ko talaga makasingit dyan. And ayan, makikita natin na buhat-buhat siya ng maraming tao sa ilalim. So palagay ko mabigat siya, and hindi lang lalaki yung nagbubuhat dyan sa baba. Dahil mula dito sa kuha ko na to is makikita natin na meron ding ilang mga babae na kasali sa pagbubuhat. So ayan, nasakto natin na nandito na sa may tapat natin. Tama ang nakikita nyo, itim na edits yan. Then etong isa namang to is medyo may kaliitan lang siya, pero iba yung style nila ng pagpaparada dito. Okay, so meron pa dito mas malaki. So mapansin natin na yung mga nagbubuhat naman dito sa Pink Pototoy is mga naka-crossdress. Ayan, makikita naman natin dyan sa video na mga lalaki sila, pero yan yung suot nila. Let's go forward. So bakas na sa mga mukha ng mga nagbubuhat yung pagod, at talaga masabi natin na hindi biro itong ginagawa nila. Gawa ng medyo mukhang may kabigatan yung pinubuhat nila is nagsasalita pa sila habang naglalakad. So talaga namang nakakahingal yung ginagawa nila. So napapansin natin na iba-iba yung kulay ng buhat-buhat nila. At meron ako nabasa tungkol dito na bawat isa dyan is meron silang iba't ibang ibig sabihin. So hindi ko na sobrang sigurado yung mga tungkol doon. Kaya kung alam mo, is i-comment mo na lang dyan sa ibaba. So makikita natin itong isa na to is pink. And meron pa doon maliit. So yan is yung mga portable shrine nila. At yan ang iniikot nila at pinaparada sa ngayon. So makikita natin talagang parang mabigat rin talaga yung daladal nila kasi mukha silang nahihirapan at mahirap rin yung ginagawa nila at talagang medyo poise to poise na sila. Grabe na talaga yung musiksikan ng mga tao dito at napakahirap gumalaw. So tama nga yung sinabi sa atin ng tropa natin kanina, no? Yung last destination niya is dito na sa may park at nandito nag-aabang na lahat ng mga tao. Okay, so halos nasamahan natin yung buong parade nila. Talaga nakakapagod, no? Siksikan. At hindi ko alam kung naging maayos ba yung mga kuha ko kasi talaga nakaganon lang yung katawan ko. Ito yata yung pinakamarami or crowded na tao na festival na napuntahan ko dito sa Japan. Kasi yung iba, saktuhan lang naman. So talagang special tong festival na to para sa mga tao. And syempre, nakikita naman natin na talagang sobrang dami ring dayuhan ngayon na nandito. So nandito na siya sa last stop niya. So itataas ko yung camera natin para makita niyo. Pinapalakpakan nila yung edits ngayon dito. Nakahabol pa yung dalawang katrabaho ko ngayon dito, si Michael at saka si Angelo. Talagang sobrang excited daw sila sa pagpunta dito, no? Kasi ako first time ko lang din eh, kaya masaya. Ano yung pinunta nyo talaga makita dito? Ako naman, gusto ko makita kung totoo ba talaga na mayroong kulay pink na alam mo na. Sabi sa kanila, subukan namin itry yung mga candy na binibili na dito or binibenta dito ng mga edits. So mukhang excited na rin naman sila. So tara. Tara, let's go. Hanap lang kami. Dyan?
Ano, maliit lang eh. Maliit lang yan eh. Gusto mo malaki? Gusto mo malaki. Eh, ano ba? Depende kasi kung anong size. Okay, so ngayon medyo kumalma na yung sitwasyon dito kasi pagkatapos dalin dito yung mga etit. Yung iba, pinaread naman nila pabalik na ulit doon sa may shrine. And eto na lang pink ang naiwan dito. So bumalik kami dito sa may shrine mismo para sana makapag picture-picture sa loob. And iniisip ko wala na masyadong tao doon dahil nga dinala na yung mga etits doon sa isang park. Pero yun nga, bumalik dito yung iba and meron pa pala silang ceremony. At ganun pa rin yung pila dito, sobrang haba pa rin. So naisipan mo na yung pumutrip na itong 10 yen na tinapay. Okay, so ayan, nakabili na nga ako nitong mga iti-testing namin. So iti-taste test na nila. So unbox mo na, pre. Or unwrap. Yun na, nilabas na. Sabayin nyo natikman, pre. You know. Lasang lemon yung sa akin. So, titingnan natin kasi magkakaiba ng flavors to. Merong kulay pink, then kulay dilaw naman to kay Michael. Testing natin. Di ba parang awkward? Kumalasahan ah. Kung napasubo kami sa candy na to. Sa'yo, bre. Ito para sa akin, lasang apple siya na medyo matamis. Try mo nga isubo. Matamis. Subo mo nga. Ay, magaling. You know. Sarap siya. Swabing, swabe. So yun, sa oras na to, nag-chill lang muna kami dito sa may gilid ng park. Ayan. Kanina pa kasi kami nag-iikot at talaga nakakapagod na. Hindi na ako nakapag-video talaga doon sa may shrine, doon sa kabila. Dahil ganun pa rin ang sitwasyon. Ano na, alas 2 na ng hapon, apakaba pa rin ang pila doon. Kaninang alas 10 is ganun na yung itsura doon. Kaya siguro ibang araw na lang ako pupunta doon. And dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Dahil maya-maya uwi na rin kami. And kung nag-enjoy ka dito sa video natin at interesado ako sa mga videos dito sa Japan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe and mag-follow dito sa channel natin. Yun lang. Bye!